Hello, magandang araw, magandang araw. Kumusta po, kumusta? Ito na naman po si Kuya Don Ski, magbabalik, magbabahagi. So, isi-share ko ngayon guys ay bakas ng recovery pa rin to. Kasi dumating yung kaibigan natin galing sa Davao. Siya yung nagturo sa akin dito, no? So, ngayon ibabahagi ko sa inyo kung ano yung mga makikita natin dito. But before that, shoutout muna sa ating mga avid viewers na lagi po nakasubaybay, nakasuporta sa ating channel. At sa mga bagong pasok po dyan, huwag po kalimutan i-like, i-subscribe at saka pag-click po ng notification bell para updated po tayo lagi guys. Okay, so ngayon babahagi ko sa inyo guys kung ano yung mga nakuha nilang HTM, Hidden Trail Marker sa ilalim, sa hukay nila. So tara, so ito po yung hukay. Napakababaw lang ito. Sa lalim na 3 meters, nakuha po yung pinakaasam-asam nating lahat. No? So, tapos so makikita natin dito, guys, yung mga hidden trail markers na halos lahat po ng mga bato ay kasing hugis, flat po siya. Plain. Una ito. Yan. Halos ganito po lahat na kukuha nila guys. Sa almost 1 meter pa to, 1 meter. Ganito po lahat na bato, naka-file. To flat po siya lahat. Yan. Ito rin, flat din, no? Ito flat, pero malamang pointing down to. Yan, no? Diba? So, ito rin. Ito, napaka-flat, to. Inyo. Ganito po lahat nakuha nila sa within 1 meter pa lang guys, no. Sa within 1 meter pa lang to pailalim. Ito pa. To. Yan. Halos ganito po lahat nakukuha nila guys sa ilalim, sa lalim na 1 meter pa lang. Ito po yung mga HTM na nakuha. Ito pa oh, paa. Paa tapos may butas sa gitna. Diba po? So, tingnan nyo. Paa siya ng bata. Tapos ito. Ayan o. Flat na flat, no? Iwan ko ba kung bakit halos lahat ng nilagay nilang markers ay flat. Ayan. Tingnan nyo. Ganda, no? Tapos ito, may mukha pa tayo makikita. Ayan. Tapos ito. Ganda ng pagkaguhit, no? Ito, nilagyan pa dito ng ano. Tapos may ano to, bibig. So, hindi naman siya nakasimangot, no? So, ano yung ibig sabihin nito? Yan. Travel yan. So, naka-flat din siya, guys, oh. Sa likuran niya, walang nakaukit. Yan, normal siya. Dito lang sa yan, dyan lang siya na merong talagang inukit siya, no? Ganda ng pagkagawa. So, anong klaseng mukha yan? Hayop, tao. No? Ganda ng pagkagawa. O yung mga nakukuha sa mga naghuhukay dito. So, ito rin napaka-flat. Tapos, yan. Ganun niya. Napaka-flat, no? Tapos tingnan yung gilid niya. Tinangkapang tabasin. May guhit pa. So, ganito siguro ginagawa nila, guys. Tinatabas nila, oh. Tingnan nyo. May bakas pa, no? So, ganito siguro ginagawa nila dati. Pero paano nila ginawa? Natabasin tong bato. Yun, oh. Diba? Tapos, guys, ito pinakamalaking paa. Yan. Ang laki ng paa, no? So, nakuha daw yan nasa 2 meters. Nasa 2 meters na yan. Nasa 2 meters po yan nakuha. Pumunta dito kasi yung kaibigan ko nung nakaraan. Tinuruan niya ako dito, guys. So, hindi ko siya binidyohan kasi for kung ano lang. Pakasabihin niya. Ano. Tapos, ito pa, oh. Yan. Napaka-flat. So, ito, guys. Itong mga maliliit na
HTM na nakuha. Within 2 meters lang to, no? Pagdating po sa 3 meters, ganito na po yung mga nakukuha nila. Yan. Flat pa rin po, pero ang lalaki na. Ganyan. Napaka-plain, no? Yan, no? Ganyan pa rin po nakukuha nila sa 3 meters. Yan, napaka-flat din yan, guys. No? So, ito na nakuha nila sa 3 meters, mga big boulders na. Hindi naman ganun kalakihan, pero malalaki talaga. So, ibig sabihin nun, malapit na sila sa treasure shield, no? Malapit na sila sa hinahanap nila. So, pagdating nila ng 3 meters nga pala, guys, dun sa mismong 3 meters na, doon na nila nakita yung mga bato na naka-square type na, kaso wala na dito yung mga bato. Dati dito yung nakalagay daw, guys, no? Kinarga na ng mga truck na kumukuha ng bato dito. Pero parang may purpose din ata yung pagkuha nun. Ginawa siguro ang pang-design yun. Kasi parang marmol siya, guys, eh. So, yan yung hukay nila, guys. Ito, 3 meters to. 3 meters lang ang lalim nila, guys. Ito. So, papunta doon. Ito, tinambakan na lang to. Tinambakan to. Tingnan nyo anong itsura. So, ang pinakaunang hukay nito, ito palang bahagi na to. Itong bahagi na to, yung pinakahukay. So, yung nandun, guys, is bago pa lang yan. Bago pa lang daw yan kasi nung hukay sila dati, dito, wala yan. So, it means bago pa lang yung hukay na yan. So, galing doon, tinambak dito yung mga nakuha nilang mga lupa. No? Kung magtatanong kayo kung ano yung sign na nandito, wala po akong masagot, guys, kasi dinala lang ako dito ang kaibigan natin. Malamang satellite gamit dito. No, hindi ko rin masabi kung east ba or west o saang direction ba to galing sa mga sign. Pero ito po ay recovery. Dumi ng kamay ko, no. So, to guys, no. Ganito po itsura ng mga mga nakunan. Nakunan to last 2012. So, nasa Cebu pa ako noon, guys. Bata pa ako noon. Nasa Cebu pa ako, nag-aaral pa tayo noon. Wala pa tayong idea sa ganitong bagay, no? So, yun yung mga nakuhang HTM, hidden trail markers. At saka yung mga STM, wala akong makita, guys. Sinuyod ko talaga yung buong lugar, wala akong makita ang STM, guys. So, meron pa pala dito, guys, oh. Malamang HTM din to. Dito sa ibaba, oh. Malamang kasama din to doon. Ah, flat pa rin siya, guys. Tingnan nyo, oh. Flat pa rin siya. Tingnan nyo, oh. Diba? Flat pa rin siya. Kasama to doon. Flat pa rin. Ganda, no? Ito pa, oh. Flat pa rin siya, guys. Ganda ng paggagawa, oh. Tingnan nyo. Huh? Ganda ng paggagawa, no? Halos lahat po nang nakukuha nila sa ilalim ganito. Wala man silang nakuhang triangle o bar type na diba? Ganda na, halos ganito po lahat nakukuha nila, guys, sa within 1 meter pa lang. Hindi naman kaya to. Hindi naman. Ito, pointing down, arrowing. Yan. Tingnan nyo, guys. No? So, pointing down siya, no? Ano kaya ang ginawa nilang pangtabas dito? So, yung mga nakuhang mga 1 meter by 1 meter na guys, na mga marmol. Marmol po kasi siya, eh. Kinuha ng mga construction company, guys. Ginawa siguro ng yun. Iwan ko kung anong ginawa nila doon. Tapos ito, guys, sabi ng kaibigan ko, paglagpas nila ng 3 meters, no, meron tong sealed papunta doon. Papunta doon, kaya siguro hinukay nila yan. Meron yung napakalaking bato sa ilalim na nakaharang dito banda.
So para talaga daw siyang isang shield, yung bang harang ba guys, no? So papunta daw yan doon, kaya siguro hinukay, hinukay yan, pero mababaw pa naman yan guys, yung hukay na yan. Wala siguro silang nakuha dyan. So ngayon talagang sinamahan ako ng kaibigan ko punta dito para tingnan namin yung treasure shield sa ilalim, kasi yun yung gusto kong makita guys. Kaso pagdating namin dito, ito na yung hitsura niya. Gusto ko makita yung treasure shield na yun papunta doon. So kaso may hukay na dito, pero mababaw yan, 1 meter mahigit pa lang. So hindi pa siguro nila naabot yan, no? Tsaka pag dinetect din natin doon banda, meron din ano guys, meron ding napakalakas na detection doon banda. So maya titingnan natin, try natin i-detect. So ito po yung detection dito banda guys, no? Ito. Tingnan niyo. Hindi po na talagang kusa po niyang ano yan. Galaw. So malakas yung detection nito. So ito yung gamit natin guys, no? Isa itong Jap 1 na upgraded. Ito copper. Ito siya copper to na ginawa nating spring type, no? So para malakas yung hatak niya, ginawa na siya natin ganito. In-upgrade ko lang kasi ito guys, no? Sa mahabang proseso, in-upgrade ko to. Tapos yung bala natin nito, 24K, no? So meron din tayong isang gamit. Yung bala ko rin 24K din guys. So upgraded din to. So ito yung bala nat. So ito yung bala natin guys, oh. No, para maniwala kayo, no? So ito po yung bala natin, 24K po ito, no? Talagang binili ko ito para pang bala lang. Ito, talagang binili natin to para gawing bala lang, no? 24K po ito. So maliit lang binili ko kasi alam nyo namang medyo mahal to. Kaya ganun na lang. Kaya ganun kalaki lang yung binili natin, no? So iba rin to guys, iba rin tong gamit na to, no? Sa pang long distance din to, upgraded din to guys. Marami nitong bala. So ang ano nito nga pala, ang concept nito is concept pa rin ng Jap 1. Yung laman nito Jap 1 pa rin, no? Kung paano maglagay ng load, Jap 1 pa rin gamit natin, no? So in-upgrade lang natin to para magawa ng nating long range. So pwede natin hatakin to guys, pwede natin pahabain yan, pwede natin pahabain yan. So yun. So hanap pa tayo ng mga HTM dito na inaano nila. So kanina pa ako nag-ikot guys, wala po talaga nakitang STM. Yung makikita natin sa labas ba, puro hidden trail marker lang nakikita natin. So ito po, ganun din guys, flat din siya. Oh, tingnan niyo, flat din siya, no? Oh, so halos talaga lahat ng bato na nakuha sa ano STM, magkasing hugis. Meron din isa dito. Ano kaya to? Na flat din siya guys, tapos may butas sa gitna. Ayan, no? Flat din siya tapos may butas sa gitna. Ibig sabihin ito, direct under siya. Galing, 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 magaling. Ito yung hukay nila. Maliit lang daw tong hukay nila guys. Nasa 2x2 lang daw to, eh. 2 meters by 2 meters lang tong hukay nila na to. So napakaswerte. Magaling, magaling. So yun lang guys, no, i-share ko lang to sa inyo kasi para naman makakuha tayo ng idea kung ano yung mga makukuha nating HT at marker sa ilalim ganyan, no. Halos lahat po flat. Yan, pagdating sa 3 meters yan ang nakuha nila, big boulders na. Baliktad nga yung pagkalagay nila. Pero ito ay ginawang treasure shield na yan. Pagdating, pagkakuha nila nito,
Doon na nila nakuha yung mga marble guys na flat din. No? So, yun lang po guys. Tsaka maraming maraming salamat po sa inyong panonood. No? Pasensya na kayo sa ngayon kasi more on ganito pa tayo. Hayaan mo nyo guys. Pag pumayag na yung mga kasamahan kong videohan yung hukay namin, ipapakita ko sa inyo. So, yun lang po. Maraming maraming salamat po sa inyo.